Kilia and Isaac LiaSac duet. Ang mga pinakabata, kakaiba. Ba? Choice of material. Fresh. Bagay. Light. Bagay naman sa mga boses. Uy, napaka sweet and light and fresh. Itong 16-year-old na ito, grabe. Bagay sila. Marunong gumanaw pareho. Parang kasi yung feeling sa studio natin dyan, parang nung narinig natin sila, sila ba talaga kumanta, no? No? Parang nagkaroon ng ganun eh. Parang kanila, no? They owned it. Parang magkaibigan sila ng matagal na. Nakakatuwa. Aba, may rap pa. Parang sila, pero hindi naman. Pero sige, magaling! Napakita nila! Open up sila at saka willing to learn. Very humble po sa dalawa. Napaka-fresh, napaka-lively. Tapos the choice of song really worked sa kanila. Okay, and of course, the arrangement. Okay. And then, tignan yung product nila ngayon. A product of beautiful friendship in singing. Nung umpisa kasi, si Lia was kinda, kasi batang-bata, 16-year-old. Kasi si Isaac, ano na yun, ang dami na nasa Lian eh, nung mula bata pa eh. Again, tinitignan ko ulit kung saan sila nang gagaling eh. Kasi lagi yung isa, lumaki, well, taught by the father. But always, hindi naman, I do not like to say dictated, no. But talagang guide siya ng father niya mula nung bata hanggang ngayon. So, singer din father. Si Isaac naman, talagang he really worked on his own on contest and really had that gift. I needed also, minsan kasi at the beginning, medyo nagkahiyaan na magkatingin ng mga bata eh. Pero, in the end, nag-warm up sila together. I just needed to make them relax with me. Oo. Kasi sometimes in the beginning, kasi yung when you try to, kasi ngayon, face-to-face, iba. Diba? Biglang ayaw na din ang magharap-harap. Kasi lagi nasa virtual. Tapos biglang face-to-face. But they liked it. And then, it was a good encounter. Wala namang masamang intentions. The song was light. So, at that time, I really drew it out from them. Slowly. And then, they liked the song. That's very important. It's kasi pag yung isa ayaw nyo sa, hindi. Pareho nila nagkagusta. Importante din yun. Paano yun? How can they work together? So with that level of understanding from their area and from my perspective, I had to work with that and then slowly make it a strength. And in the end, dahil nakinig na naman sila, they worked on it together. Ayan, ang resulta.